5 seconds remaining. Radiant team back. Remaining. 5 seconds remaining. Fanatics turn to ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Fanatics turn to clockwork. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Fanatics turn to pick. Ten seconds remaining. Radiant team ban. Fanatics turn to ban. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Fanatics turn to ban. Remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. 5 seconds. Fanatics turn to ban. We are back, mga sir, para sa game number 2 ng Beyond the Summit Pro Series. Team Dog versus Fanatic, 1-0 in favor of Team Dog. Kasama ko walang iba kundi si KJ. KJ. Hello, lahat. Hello. Hello, guys. Hello, guys. Pero, guys, kung gusto niyo pong mag-bet ng real money, punta lang kayo sa pnxbet.com. Don't forget to use our code LuponWXC. Kung may mga katanungan kayo or kung gusto niyo bumili ng voucher, punta lang kayo dyan. Or mag-message kayo sa ating Facebook page, Kuya Nick. So, kung gusto niyo naman po ng matindihang enerhiya, energy, bumili lang kayo ng Enerbon Active! Ayan, more than just multivitamins, merong mineral ginseng, royal jelly, help to boost your immune system, and try it and feel the difference. Boom! Panis! Boom! 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 Panis! Boom! Kaya shoutout kay Boss Cholo. Yeah. Boss Cholo, approve mo na daw. Sabi ni Ma'am Ann. Okay. Ma'am Ann? Ni Ann, sabi mo. Sabi ni Ann. Shoutout sa iyo. Pero ayan, shoutout po sa lahat na nanonood good morning sa atin. Sa mga ay, good afternoon pa, good afternoon. Sa mga hindi pa nakakapag-share, i-share nyo na po yung ating live stream. At please follow our social media account, Shola Tohei, Instagram at YouTube channel ko. Mag-subscribe na kayo. Shola, hey. Bakit? Lagot ka, oh. Isusumbong kita. Hey. Isusumbong kita. Hey. Ang sarap ng barrel ball. Hey. Ba't ako? Lagot ka, tumakbo ka na. Hey. Ang sinignal na ni Kuya Di. Hey. Fanatics turn to play. Na nga, pinagtitripan pa. Eh! Ayun. Ba't nyo pinagtitripan? Puyat na nga ako eh. Ano? 10 seconds remaining. Galagot! I know what you mean! Oh my God, Kuya, dito mahimik ka na. No. Okay, tama na ha. Tama na guys. Pinagtitripan ako nito ni Kuya. As in, totoo? Hindi ko. Okay, tama na. Back to the ball back game. Back to the game tayo dito. Pinagtitripan ako dito. Pasa tulo. Okay, eto na Team Dog. They do have the clockwork snuffer at Timbersaw. Uy, napakakunat nila dito. Mukhang walang pangpatay yung Fanatic dito sa Timbersaw pick ng Team Dog. Fanatic naman dito, meron silang Death Prophet. Chen. Pero mahirap to. Wala, kita pa pala ang apat na hero dito. Spectre and Phoenix. Medyo mahihirapan sila na patay talaga yung Timber. So, although kailangan na makapag Bezel, Blade Mail, Diffusal, bago sila talaga na mapatay. Pero kailangan nila kumuha ng hero na kailang makapang-burst out para kay Timber. So, totoo. So, wala silang pang-burst down so far. Or maybe
they could peek out. Oh, maybe this time. Spirit vessel. Spirit vessel. Oo. Pero ako, medyo mahirap to yung Timber. So, wala pang disable dito yung ano, Team Fanatic ko. So, paano nila isi-shutdown itong Timber Zone na to? So, tingnan natin maya-maya lang. Ayun na nga din. Ating, ang ano pa naman dito, wala silang pang disable, wala pa silang pang huli para sa Queen of Pain na pwede makapag-blink out lang. Kung meron silang silence, pero pwede mag-Yules or BKB lang dito itong Queen of Pain eh. Pero medyo alanganin ako sa pick ng Fanatic. Pero tiwala pa rin ako sa one true carry na Raven sa kanyang Spectre. Malay mo, miracle happens. Why not? Diba? Team, pero team person ni Ice kasi ito eh. Medyo mahirap yung heroes dito ng Team Fanatic. Ice yan eh. Team person ni Ice yan eh. Baka sumakit yung bunbunan mo yan eh. Hello po, shoutout kay Gary Boy, kay Jean Michael. Guys, shoutout sa mga pangolings na nanonood sa atin dyan. Maraming salamat sa pag-suporta. Yes. At dapat tapos ko dito, panoodin niyo ako, mag-livestream ako. Ako yung uwi lang. Oo nga eh. Wala ba akong bayad sa pag-ano ko sa salo ko sa trabaho mo kagabi? Meron yun! Wala! Meron yun! They got you. Tonats got you. Hindi, sinalo ko kasi si Shola. Oo, kasi nasa... Alam mo ba sino ka-partner ko sa pagsalo ko sa'yo? Crispy! Hashtag! Nagulat nga ako eh. Yung ka-partner ko sa cast, hindi ko ina-expect si, ano, si Pilage. Sabi ko, ulo! Hashtag Crispy! Pero Kewe na ngayon eh, Shola. Kewe. Ah, Kewe na pala, Kewe. Kewe! May nanalo na kasi. Ah, may nanalo na sa puso mo. Oo. Straightforward kasi ako. Straightforward, oo. Kailangan natin i-push. So, kailan kasal? Ayo, ang bilis naman. Hindi pa nga kami nag alam mo, ano na eh. Tuloy-tuloy na. Kasal agad. Grabe ka naman. Ilan anak? Jawa mo. Ay, anak na agad. Kasal pag-iisipan ko muna. Ah, pag-iisipan mo na. Ilan ba? Hindi, kung sakali. Depende kung ilang aso yung gusto niya. Ilang batik? Akin yung batik, ha? Akin na pag nanganak ka. Akin yung batik, ha? Ayoko nang mabalbon. Allergy ako, eh. Allergy, pero meron siyang aso. Hindi sa akin yun. Basta... Ay, di ba siya? Basta yung batik sa akin na pag na... Medyo malaki naman yung... Madami naman yung ano eh... pag nilahian ka ng aso, medyo marami yung mga... Oh, guys, anong gusto nyo? Anong putol buntot? Meron? Ginawa talagang aso eh. Pero anyways, guys, back to the game tayo. Team Dog dito, the last pick nila would be Juggernaut. So, naku, mukhang mahirap pa talaga pumatay yung Fanatic dito sa heroes ng Team Dog, you know? May mga panakas, may cookie pa, tapos pwede mag-hookshot pa alis, and at the same time, Fanatic dito, wala sila talagang disables. Oh, no. Pero tingnan natin, dahil maganda naman Juggernaut pick, at medyo masakit itong Team Dog, lalo na meron silang clockwork na pwedeng gumawa ka anytime dito sa may mid lane, at pahirapan talaga si Moon. Pero kailangan nila antayin yung kanilang mga ultimate. Yes, medyo masakit yung ultimate nila, yung Phoenix Egg at itong Exorcism, at may hunt pa nakasama. Pero tingin ko kaya naman nabasagin dito na Juggernaut itong Egg, at so far mahirapan talaga sila para kay Timber. So lalo na yung bottom lane, which is Chen and Spectre yung magkasama, diba? So ay top lane, so medyo alanganin kasi itong Timber, so pwede mo siya maiwanan. Oo. Siya lang, kahit siya lang dun, mag-isa, bayaan mo siya, then pwede nila i-pressure, masi-pressure dito itong bottom lane. Oh, kahit mag-solo lang si Ice sa top lane, eh, all he need is just level dito sa top lane. If he does have the level 5 or level 6, wala na, medyo maghihirap na yung Fanatic dito kung paano i-shutdown yung isang Timber. So, and for this game, I would go for Team Dog. In terms of pickings. Eh, syempre, may lig ka sa dog eh. Syempre, panalo na yung aso eh. Panalo na! Sa isang arp naman dyan. Arp. Inuuto mo. Dito, inuuto. Inuuto ko ni Shola. Wala. Panalo na daw ang aso. Pero pakilala muna natin para sa side dito ng Team Dog. Ako yung napi ni Abed. Juggernaut ni In Your Dream, Team Berson ni Ice, Snapfire ni Apo, at Clockwork Poloson.
Oo, for the side naman ng Team Fnatic, nandito na si Job Zoe, the Phoenix, DJ Chen. Masaros naman with his Void Spirit, the Raven, with the Spectre and Moon para sa kanyang Death Prophet. Pero this is gonna be Raven's Spectre. And we all know naman na yung Spectre ni Raven bumubuhat talaga. Oo, yan. One true carry din talaga itong si Raven. Pero tingnan natin kung talagang makikerry niya ba itong hero ngayon ng Team Dog na medyo masakit lang din at kaya niyang tiisin si Isa laning pace. Si Isa talagang tingin ko Raven talagang mag-stick lang siya sa may tower. Doon lang muna siya gagalaw. Pero Isa pwede niya kasing i-cut yung creep. Wait, oh, may kumakatok. Akala ko may kumakatok. Doon lang pala yun. Ito yun. Hindi, yung ano, drum ni Death Prophet. Ah, okay. So, tingnan natin. Ikaw, Shola, in terms of drafting dito, drafting dito, yun nga, sinabi ko na mahirapan sila patayin sa Team Verso at merong Juggernaut na kaya na makapag-push out ng lanes na maaga makapag-online. Yung wala silang hero like Spectre, yes, kailangan lang Blade Mail, pero kasi medyo mas worth it dito itong ultimate ni Juggernaut mamaya. At ang sakit nila sa team fight, may Mortimer Kisses sila, may Sonic Wave sila na pang burst down at pwedeng mag-jump in anytime itong si Clockwork dun sa may likod. Especially, pwede niyang puntaan agad si Death Prophet, pero kailangan natin isend yung exorcism. Pero so far, pag hindi naman nabasag ang itlog dito ni Jabs, palag-palag sila dyan eh. Oo, ang problema lang talaga nila dito, may pang-counter dan sa Phoenix Egg. Itong Kisses. Team Dog. Ay, ano? Nandyan si, nandyan yung Snapfire with that little Shredder. So, di ba, medyo, may pang-counter din talaga yung Team Dog dito sa Phoenix. Ah! Shook ako. Akala ko kung ano ang nangyari. Okay. Pero eto na nga, magkakaalaman dito sa Death Prophet, pero Abid pa rin to. Abid versus Moon? Abid pa rin ako eh. Oo. Kung sa mid lane lang talaga, yung dalawa na yan, talagang alam naman natin yung galawan ni Abid. Lalo na Queen of Pain, pwede siya agad na mag-gank anytime sa may taas or either na bottom lane. Lalo kapag level 6 siya. Death Prophet pa si, kailangan niya talaga na ma-push out yung mid lane kapag nagamit niya yung exorcism. Tama, yun yung power spike na isang Death Prophet. Oh, kasi pwede siyang gumamit ng exorcism and then push out lanes or di kaya ng objectives. Meanwhile naman si Abed, yung kapangyarihan ng isang Queen of Pain is malikot siya sa mapa dahil nga meron siyang blink at the same time, yes, meron siyang burst damage coming from his Sonic Wave. Oh, sabi dito, Ice, the classic Team Verso signature hero. Oh, wala eh. Team Verso kasi yan eh. Sobrang hirap niya na patayin. Lalo na ang passive ng support dito, supports ng Team Fnatic, Phoenix at saka Chen. So, wala, paano nila pipigilan yung isang Team Verso sa early game? Oh, tsaka walang pan-disable dito. Kumbaga, mapapatay nila si Team Verso, pero pagdating ng level 5 niyan, yung reactive armor niyan, di nila kaya. Pero naku po, Jabs! Di naman, ang cookie plus the spin, but he is still alive, mga kaibigan. He's still level 2, but he doesn't have the dive out, I believe. And In Your Dream secures that first blood. And that first blood is brought to you by PNXBet. User code LuponWXC sa mga gusto mag-bet ng real money dyan. Meron available esports, sports, online casino, and of course, bet responsibly. At kung meron mga kayong mga katanungan, mag-PM lang kayo sa Kuya Nix page. Pero uy, na-refill ba yung bottle? And yes, buti na lang nandyan si Jobs. And yun. Dito naman sa middle lane, lumalabang si Abet. Oo, lamang talaga dito. Kasi wala rin man siyang gagawin dito. Pero naku po, Moon, delikado. Talagang hinaharas dito ni Abet. Pinapa-uwi dito si Moon. May bote na available si Abet. So malapit na rin magkaroon ng rune. Pwede niyang blink in lang doon. Hindi magpuntahan dito. Tsaka maganda kasi para sa side ng Team Dog. Meron silang support na anytime pwede gumank. Especially Clockwork
or Snapfire. Unlike sa Fnatic na talagang stay lane lang gagawin dito ng Jhen at netong Phoenix. Pero Apu might fall Apu. Down. And Jabs dito closing the gap and Apu will fall for sure. And Jabs dito with one more right click. And yun na nga, ang ganda ng ginagawa ni Jabs, dinidikitan niya talaga si Apu para hindi talaga tumama yung cookie. So, yun, with that, one-on-one support versus support, Jabs with that solo kill at the same time, solo niya yung experience yun. So, that is a good thing for side of Fnatic. Yes. Pero, we'll see dito nagro-rotate natin. Na yung mga ano, pero Spirit Siphon, Kasu Moon, delikado dito, here comes Battery Assault by Polozon plus Apu with a Scatter Blast to get the kill on Mr. Moon. And pero lang. Nakuha lang din dito ni Jabs yung regeneration. Pero ito nga sinasabi ko na dalawa, pwede talagang pumunta agad sa gitna para ma-secure. Pero nako, in your team, ikot lang naman dito. Then kaya niya naman din tangkihin yung mga creep waves. At so far, di rin siya kaya patayin pa sa baba. Oo, tsaka meron din siyang Ring of Regen eh. And kahit na mahatak siya dito sa bottom lane, there is no hero na pwedeng pumatay dito sa isang Juggernaut na merong spin. Pero Jabs dito, Polozon with a great position. Jabs, delikado, hindi makapag-dive out. And Jabs dito, battery assault. Pero hindi trust mo, Polozon dito, this might be a turnaround. Jabs, ikot-ikot lang. Pero Polozon will all first, pero Apu naman is here to get the kill on Jabs, pero Apu might be losing his life as well on Moon. May stick siya. Mm-mm. Siya mamamatay dito, may stick, may pangkukuhi. Oy, potoy! Pero siguro not enough pa rin yun, pero masisecure dito ng Death Prophet. Yung dalawang bounty rune, pero so far, kahit na naka-double kill yun, at least nakabawi-bawi siya dito sa may gitna, at iko-contest yata ni Abid yung bounty. Pero medyo mayaman din dito si Ice against, sa pag-perform sa mid top, against kay Void Spirit. Oh. So, tingnan natin dito. Chill lang kayo dyan. Chill lang yung mga tropa natin dyan nanonood, guys. Chill lang tayo dyan. Pero, so far, nakakapag-farm si Team versus Ataas. In your dream, mukhang makakapatay. Masa Ross, magpapaalam na ba? Pero, napakagandang micro ang ginawa niya. Pero Masaros dito, makaka-out nga ba? Dahil senior dream dito, galit na meron galito. Na siyang boots. Masaros dito, wala na siyang skills. And here comes the spin. Aabutan nata si Masaros. And yun na nga, inabot siya dito ni senior dream. Dahil yun na nga, meron siyang boots dito para habulin ang isang Void Spirit. Yes, tsaka okay. No, may quailing din siya kahit mag-3-line doon. Tansyado niya. Oo. Cooldown pa yung lahat ng skills ni Masaros. Tsaka wala din talagang takas dito. Itong si, Masaros eh. Medyo malambot lang din kasi Void Spirit. Di pa siya masyadong bosset mamaya. Pero ito, iniisip natin. Moon siya yung gumagawa ng paraan para makapag-gang ka-pressure. Ito nga si Ice. Makapatay ba nila? Ice trying to run away. Pero the multiple stuns coming from DJ. And Ice will fall. Abed with the TP dito stop lane to be able to help his teammate. But it's way too late. Meanwhile naman dito, masyadong malalim na si Apu and Polozon. Pero dito naman si Senior Dream. Dito naman si Jobs. Here comes the Fire Spirits. On to 2. Dive in. Apu dito falling low. Masaro still level 5. Meron pa siya dissimulate. Pero papipigilan ba ng Team Fnatic yung pupush dito ng Team Dog? Mukhang hindi na nga dahil 2 heroes lang nandito for the side of Fnatic, pero Polozon dito nahatak na Aether Remnant, pero the cookie hindi naman magkoconnect. Master Ross with the dissimulate dodge, pero right now wala na siya dito pantakas. Pero dito naman si Jabs with a heal and it's enough to save Master Ross. In your dream is in trouble dahil wala na siyang kamana-mana, wala pa siyang spin. Muna naman is here, what a really nice cogs coming from Polozon to block out the way para dito kay Moon at naitulungan niyang makaligtas etong si Mr. Inity. Yes, kulang lang talaga ng mana kanina itong si Juggernaut eh. Kung sakali, nabuhay lang talaga dahil yung sustain doon ng Sun Ray ng Phoenix plus sobrang galaw ng ng Death Prophet. Parang napuforce lang talaga siya na mag-rotate while Abe chilling pretty lang muna sa gitna dahil kailangan niya dito na pressure habang wala itong si Moon at wala ding exorcism available. Kaya hindi rin talaga makakapag-commit ng teamfight sa may bottom lane. Pero top lane, itong si Timber, so napapabayaan na, na-force na dito itong si Raven na pumunta sa may neutral. Pero naku, Jabs delikado, wala pa siyang ultimate, sinigawan na binge, umalis. Uy, pero si Apu, solo kill ni Raven on the other side of the map.
na ako naligaw hata si Apu. Pero yun na nga, nasigawan etong si Jobs. Napakadikit pa rin ng laban. 5-5 yung score on the board. I really like to commend Moon. Dahil nga, napatay nila yung isang team versus sa top lane kanina. Without his rotation, medyo mahihirapan talaga si Raven. At saka yung isang Chen, napatay yun yung team versus kanina. Pero yun na nga, dito nagkaroon ng free kill etong Spectre. So I believe na makakabawi siya sa farm dito. Yes. At saka hindi naman siya napahirapan, I believe. Kasi kung makikita mo naman dito, yes lamang yung team versus in terms of lasitan. Pero hindi namamatay yung Spectre sa top lane. Yun na nga din, pero ito, may pressure na nila. Gustong kunin talaga na ito ni Avid yung gitna. Pwede nila mapatay dito itong si DJ. Level 4 lang si DJ Poloson dito sa may 3 line. Napakagandang battery assault plus gag. Walang takas itong si DJ. Paalam kaibigan. Oh, pero tingnan mo si Raven dito. Meron naman na siyang blade mail. At yan ang tutulong para sa kanya na ma-boost up yung kanyang farming. Meanwhile man, Ice on the bottom lane. Medyo makuna siya dito, pero can they break down? Ice. Mukhang ganun na nga tayo mangyayari. Here comes Masaros with a combo. Silence Wheelbrayer on Ice. Pero their active armor together with that infused raindrops. Napakakuna at Masaros almost dead. Pero nandito na si Raven with the Haunt and Apu. Ang mega kill! Oh, mega kill na si Kuya Moon dito. And that is a really nice haunt by Raven. At enough yung damage sila to bring down team. Yes, dahil may exorcism din available doon. Plus may blade mail pa dito itong si Raven. Ang hirap din talaga na siya lang yung mag-isa na dedepensa sa may bottom lane. Medyo kanina pa namamatay itong si Ice. Pero Masaros. Ay, binubugbog siya ng ancient. Aray ko. Aray, may hirap mo kung binubugbog. Ay, ginaganon ka ba? Binubugbog. Hindi, bawal yung bugbog. Ano yun? Against women. Ano ba yun? Against my right! Against your right. Pero yun guys, sa mga gusto ng item check, 10 minutes on to the game. At DJ dito, rekta-rekta na sa kanyang mechanism. Pero napakaraming stacks para kay Mr. Raven dito. Bawing-bawi! Oo. Pero tingnan natin si Apu na bigyan. Masyado ka na daw malalim, kaibigan. Oo, pero tingnan natin. Talagang ayaw pa rin tigilan dito ni Abed itong mid lane. Pero Raven, napapabayaan na. Although naman dito, itong si Juggernaut, nakakapag-extend sa red camp dito ng Fnatic. So pwede niya talagang farmen itong ano nila. Ang lalim na rin ng ano eh. Lalim na nung... Pag-blinkin nata si Abed. Pero palos zone with a hook shot. Walang nagawa, masyadong makulit, gustong i-dep pa yung mid, pero nag-dep na naman. Dito etong si Death Prophet, 10 seconds available, yung kanyang exo, wala pa push talaga nila. Oh, parang ganoon na nga yung gagawin nila. In Your Dream is Here as well. Meron pang healing ward and I don't think Fnatic can still defend their middle lane tower. Pero mamaya pag nagkaroon ng team fight dito, ah, medyo masakit itong Team Dog kasi madami silang pwedeng maibitaw na skill. May pang Omnislash sila, may Sonic Wave, 'di ba? At Kisses na pang-burst down din talaga mamaya. Pero so far, so good naman. Nakakahabol dito si Raven. Mayaman na naman siya. Pero Abed, Yusuf. Tingnan na. Mayaman din si Abed. Mayaman din si Raven. Despite na mega kill streak na ito si Moon, medyo mayaman pa rin talaga yung Queen of Pain dahil nakakukuha siya ng kill. Pero senior din naman dito, malapit na sa kanyang Battle Fury. And kahit na wala pa siyang Battle Fury, mayaman na siya eh. So what more pa kaya kung umabot na yung kanyang Battle Fury dahil teka lang, may labang nagaganak sa kabilang side ng mapa. At yun na nga, it's gonna be Moon, pinaulanan ng mainit na likido. Yes, naku po. Ang mainit-init, pero tingnan natin dito, at least, di ba, nakapa-farm nila yung campsite ng Fnatic while DJ naman gumagawa talaga para makakuha ng mga alaga dito. At kahit pa paano maganda ginagawa ni DJ, easy level din siya at level 6 na siya. Meron na siyang pang-sustain mamaya, pero ito, ice, kanina pa doon namamatay, pero Abed, nakapatay. Oh, Raven is down. Oo, nahuli siya. Wala pang Omnislash nun. At saka, wala pang
Sonic Wave. So, nahuli nila. That is a big kill for the side of Team Dog. Pero, Ice 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 dito, wala siyang kamana-mana. This is gonna be four heroes of Team Fnatic chasing down Ice Ice Ice. Ito na, Exorcism, Kinumin, plus the Silence, and Ice 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 can't do anything about this gank. And that would be one for one trade. Pero kasi lagi siya kinukomentan yung Exorcism eh. Pero okay lang yun dahil makakuha ng objective dito. Kahit ginamit yung ultimate, sakto-sakto lang yan. Dahil napatay nila si Ice Ice Ice. Nabasag nila yung tower. Pero siguro hindi pa rin dito yung time ni Ice 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 para mapigilan siya mamaya na makapag-snowball eh. Pero tingnan natin, mid lane and top lane naman na flow dito ni In Your Dream at malapit na siya sa kanyang Battle Fury. Oo. So, 10-9 score on the board. Team Dog ang nangunguna, pero Abe naman dito nag-blink in. Pero si Abe dito ginamitan ng itlog plus the hunt, and Abe ubus pa, di pantubos lahat ata binitaw ng Fnatic para kay Abed, pero that is a great kill. Puloso naman dito with Gogs, and pina-farm lang yun ni TJ. Yes, pero tingnan natin, eto nga mid lane naman na gusto na nilang i-push kasi rekta na yan eh, galing sa baba papunta sa gitna. So para talaga na mas ma-open dito etong mapa ng Fnatic, pero kailangan nila depensahan, hindi dapat basta-basta. Oy, si Ice na silence, wala siyang magagawa. Pero Mortimer's Kisses, pinaulan na Masaros dito. Here comes the mechanism to save Masaros, pero si Ice dito boy buhay pa rin hanggang ngayon. Meanwhile man, GJ hinahabol dito ni Puloso, Sonic Wave on to 2. Here comes the Hand of God, jabs low on HP, nagparaya na lang siya dito, and he is the only casualty for the side of Fnatic, pero hindi pa sila tapos. Ice with the chase, pero wala na silang mahahabol, and I think hindi makakalaban so far ngayon yung Fnatic dahil yes, wala silang Exorcism. Wala ding hunt available dito, at nag-connect din kasi si Juggernaut kanina, kaya na-force din sila na mag-back. Nag-buyback pa si Abed? Di ko napansin. Parang pero ang bilis niyang nakapunta doon, kakapatay lang sa kanya. Pa-enter nga. Ay, wala pala tayo. Anyway, pero tingnan natin na itong bottom lane naman, kailangan ni pressure din ni Abed kasi kanina pa dito na namamahay itong Fnatic. At In Your Dream, kailangan niya makabuo dito ng Manta style para sa silence ng Death Prophet. Pero at least, di ba, may Battle Fury siya. Pag nakapag-Battle Fury ka, I think natuloy-tuloy na yung pag-farm mo dito. Pero Ice, ganun pa man kanina, nakasurvive siya kahit tinake niya lahat ng damage dito ng Fnatic. At siguro, makakapatay sa kanya yung EXO. At sobrang kunat din kasi ni Ice dito. Pero so far, mayaman pa rin yung Juggernaut. Oh. Pero din na natin nahuli si Moon, the Cogs, use after, pero teka lang, nahuli ata dito. Here comes Abed with a scream of pain, na Moon with a two-man silence, pero Puloso try to TP out, and he's gonna be successful. And Moon dito buhay pa rin, thanks to Jobs with a heal, pero Abed dito nag-blinked. Okay, masamang pakitain to, pero he's gonna TP out, may pang-cancel pa tayo, John Masaros, oh no! Kamuntigan pa siya. Kamuntigan pa nga, and Jobs dito, napakamitsa ng Phoenix Egg. Pero and meanwhile naman, Ice, may sariling mundo. Oh, lagi, classic Ice. Parang ano lang yan eh, bahala kayo dyan, mag-teamfight kayo, basta kuha ako ng objective. Pero napagandang sustain na binigay dito ni Phoenix kanina, pero nahabol si Apu, maaabutan pa, wala lang kasing available na Sonic Wave doon. Ito si Queen of Pain, kaya hindi niya na burst down agad itong si Death Prophet. At tingin ko, sama-sama technique na lang dito itong Fnatic. Pero we'll see ha. Pero DJ dito, siya lang mag-isa. Oh no, Afu na deny pa nga. DJ dito, pinaghirapan niya yun. Pero si Puloso, naligaw ng ladas. Wala ka ng TP ngayon. And Masaros with an Aether Remnant connects. Pero masyadong makunat si Puloso. Nandito rin si Abed. Shadow Strike. Pero Masaros dito, nag-dissimulate in. Wala siyang pantakas ngayon, ha? Pero meron pa siyang ultimate dito. Pero si Abed naman, he's able to blink out. Pero wala pang casualty. Mukha si DJ nga ata yung mauuna. Pero hook shot sa likod. Hunt will be there. Naku, Hand of God. Pero si Puloso yung unang mamamatay. Muna man dito, nasa harap. Na may spirit cycle, Sonic pero Abed with a Sonic Wave, ubos pati pantubos, pero hindi pa sila tapos. The chase is on. Ice with the chakra mo on DJ, and 3 man down, I repeat, 3 man down for
Fanatic. Pero medyo mahirap din talaga kasi sabayan dito. Etong Team Dog, pagdating sa team fight, sobrang dami nila talaga na pwedeng ibigay na skill. Kumbaga, pag wala, pag hindi na pop dito exorcism na burst down na agad yung Dead Prophet, hindi na makakalaban itong Fanatic. Lalo na yung hunt dito, hindi pa ganun kasakit. Kasi, yes, blade mail, pero tatakbuhan lang dito ng ano yan eh, ng Team Dog. At grabe, i-farm ni In Your Dream lahat ng campsite dito ng Fanatic. So, hindi makiwa ni Raven nun. So, nag-farm lang si Raven dito sa mga laning talaga. So, DJ dito, wala din siya makuha na alaga. Oo, kasi inuubos ng ano eh, ng Team Dog bago sila umalis. Pero, tingnan natin dito, use after Ice Ice Ice. Ginamit na naman sa kanya yung exorcism. Can they bring down Ice Ice Ice? And yes, sir. Dahil wala siguro, siyang tipong reactive armor. Siguro bad trip dito ito si Ice Ice Ice. Lagi na lang ako na ano, inuultihan dito. Parang binibigay sa kanya kailangan lagi yung exo, no? Wala kasing ibang papatay kay Ice Ice Ice, kundi yung exorcism. Lang. Pero ngayon, mabubuhay si Ice 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 30 seconds. Wala silang exo. So, pwede nila, ito yung chance na lumaban. Pero In Your Dream, kinakain dito ng mga aswang ni Moon. Pero shot. Wipeful Lawson. Pero napakagandang timing naman nun with the Mortimer's Kisses. Pero wow, Masaros dito with the new scepter to cancel out the Mortimer's Kisses. And that is a really nice kill for Fanatic. But at least Lawson saves In Your Dream with the hook shot. Pero kita naman natin dito ah, kasi ang hirap lang talaga na pag wala silang exo, wala silang wala silang hunt, paano sila lalaban dito? At kahit pa paano, nakuha nila yung outpost doon at pwede siguro mag-Roshan dito etong Team Dog. Medyo ano ah, alanganin pa dito etong si Spectre mamaya. Mm-mm. Pero, you know, 3K gold lead for the side of Team Dog, mga kaibigan. 14-14 yung score. Pero nakakahabol naman kahit papano ito si Raven sa pagpa-farm. Kaso nga lang, In Your Dream talaga dito nangunguna sa balota. At he's going for Rosh to get rid of Abed. So meron na siyang Manta style to dispel etong silence ni Death Prophet. Pero kasi ang ano dyan, wala sila. Laging pag ganun yung ginagawa dito ng Fanatic, yes, iku-commit nila yung exo para kay Team Verso. Medyo mahirap yata sa team fight yun kasi mamaya kayo yung pinakailangan nila na pang-ubos dito para sa Team Dog eh. Pero so far, ang hirap lumaban ngayon, lalo na may Aegis. Mm-hmm. So we'll see. Masaros dito, he's going for that Aghanim Scepter para makatulong siya sa team fight na merong silence, mabugaw niyo yung heroes sa likod, especially itong Snapfire dahil ang ganda na nga ng ginagawa ni Masaros eh, kina-cancel out niya yung Mortimer's Kisses ng Snapfire. So wala masyadong nabibigay na damage ang isang Snapper sa team. Yes, pero tingnan natin, dahil Aegis available, going for MKB na rin dito itong si Juggernaut. At least meron ng pandispel sa silence din dito itong si Abed, kahit mag-link in pa siya anytime sa gitna kasi may Yul Scepter na siya, kakabuo niya lang. So bottom lane naman ang gusto nga basagi na dito ng Fanatic. Yung tower, idedepensahan pa ba ng Team Dog to? Pwede kasi may Aegis sila eh. Oo, meron silang Aegis of the Immortal. So maybe Team Dog dito would go for this bottom lane. Oo, si Team Verso na lang sagi yung mag-ano. Speaking of bottom lane, Ice dito na ulit. The Chainstan will be there. Okay. And that is 5-man. Oo. Hindi kaya ni Ice na ganun-ganun na lang. Kasi parati siyang nililima. Tagi. 4-5. So, kahit si shutdown talaga siya. 0-5 na ito si Ice Ice. Oo, kanina pa dito na ano eh, na namamatay si Ice Ice Ice. Kasi pag magde-depensa siya, siya lang mag-isa. Diba? Lagi siyang nauuna na dumipensa. Pero uy! Moon, nahuli. Pero here comes the Mortimer's Kisses. And Moon dito tumatakbo. But the Yul Scepter will be there para sa kanya to save his life. Pero okay, all these slashes sharing is caring. Pero Abed once again with a 3-man Sonic Wave. Raven with a hunt. Pero asan siya napunta? Pero ito na, pumasok na si Masaros.
onto Abed. Pero on the other side, jumps naman dito. Delikato, pinagtutulungan ng dalawang heroes ng Team Dog. Pero here comes the Supernova. Can they bring down Red on time? Yes, sir. With the help of Apu. With that Leer Shredder. Pero si Raven dito, kinokontrol nila. Pero Abed dito, nahatak ng Aether Remnant. And Master was with that Astral Step out. Four heroes low for the side of Team Dog. But they want to chase for more. Nandito na si Ice. Meron pa ba silang mahuli? Mukhang wala na dahil nag-TP out na yung Team Fnatic. Ito nga yung sinasabi natin na wala silang pang-burst down kahit nga kaya Juggernaut and Queen of Pain eh. Pagkabigay dito ng Hunt, parang kinakapos na sila eh. Nakapag-pop ng God of Hunt. Pero wala rin talaga sila. Kahit minus 1, eto nga Team Dog, wala yung Team Burst doon. Palag-palag pa rin sila eh. Although meron pang Aegis, etong si Juggernaut. Pero humahabol dito, oh, etong si Masaros na hookshot ni Mr. Poloson. And hindi na siya doon nakagalaw. Ang asim niya doon, pero wala rin kasi talaga siya na pantakas dahil ready din dito itong Team Dog para umabante at kaya na yata nila tapusin to. Ipapalate game pa ba? Pero Raven na going for Skadi siya at Basher. Yes, kailangan niya ng attributes kasi and at the same time maganda yung Eye of Skadi para din kay Ice. Oo, para hindi magre-regen masyado. Pero yun nga mga kaibigan, 6K na yung gold lead habang tumataga, lalong tumataas yung gold lead dito ng Team Dog. Oo, pero medyo parang ang bigat na ng balikat dito ni Raven ha. Talagang ano, Hand of God pala yan. Mali lang tayo ng ano, God of Hunt kasi. Pero Hand of God, nabaliktad lang natin. Pero Raven ha, same lang yun, okay lang yun. Same lang yun. Basta kaya nila mabaliktad. Basta baliktad. At least, nandun pa rin yung thought. Nandun pa rin yung thought. Pero AKB na. It's the thought that counts. Ano sabi mo? Word of the day. Oh, nakalimutan niya yung pinos. Oh, ah. May word of the day ka. Ano? Ah, yung ano? Do your best? Oo. God. Wala, naisip ko lang yun. Right on time. Oo. Pero, parang na-ano ko yun ha, napakinggan ko sa tulpo yun ha. Hindi, parati kasi gano'n yung sinasabi ng teacher ko, pero here comes a smoke play from both teams, pero eto na si In Your Dream, nahatak mga kaibigan, and Sonic Beam sa apat, pero the Hand of God, plus the mechanism to sustain the Team Fnatic, pero DJ will fall down, pero eto na si In Your Dream, pakalamang buhay niya na to, pero they burst down In Your Dream right on time, Poloson will fall as well, pero eto na si Jamzu with the Sun Ray, and three man down for the side of Team Dog. What a really good team fight para sa side ng Fnatic. Grabe yung sustain ni DJ. Pero, yung Sonic Wave walang damage. Oo, yung Hand of God name plus yung Mecha. Plus ang ganda rin, mali lang din talaga na pasok dito. Eto nga si Juggernaut, hindi niya inaasahan na lima na nakaabang sa kanya doon. Nahatak na silent siya. Oo, nahatak siya dito ni Polo. So, paakyat siya sa high ground. Yes, so, sobrang ganda ng... Namatay siya. Tapos nakaready pa rin dito. Etong mga alaga ni DJ para i-lockdown etong si Juggernaut. Hindi man lang siya nakapag-ultimate. Wala siyang skill na bato. Hindi siya nakaikot or something. Talagang napagandang play coming from Fnatic doon. At may pag-asa pa sila na makakambak ka dahil Hill Spectre pa rin to eh. At Moon nakakahabol na kahit pa paano kay Abed. Yes. Pero... David to ni Poloson. Parang ano. Parang naman. Alam mo yung ano. Kahit lang. Pero Moon mga matay yata. Pero si Moon na mabibigyan nata dito. Pinagtutulungan ng dalawang heroes and yun na nga basic lang. At least meron silang kuwang kill. Mega kill na si Raven dito ah. Patay na naman si Ice. Kadi completed para sa kanya. Yung Mortimer Keys, ay dapat yung little shredder dito ni, ano, snapper, hindi tumatama sa itlog, ha? Laging, nagmimintis ba yun? Pero parang, nakita ko parang, damis na, no? Ay, isa lang pala. Pero, oy, Fnatic is back on track dito sa laban natin, mga best. Whoops, pero, oy, speaking of Fnatic jumps dito, nahuli Apo. Ay, meron na ba? Aghanims yun. Ano yun? Oo nga. Aghanims. Kasi dalawang beses siya nag-cox dito. Re-refresh. Yung overclocking niya, magre-refresh yung skill niya dito. Dalawang beses niya na... Natin si Poloson. Parang alam mo yung ano, sinaunang picture pa yung picture. Akala ko si Casey kasi pinagtitripan si Poloson. Bakit? Bakit daw? Para dong sumay... Sumalangit. Sabi niya, ba't ganyan? Dapat yung kinuha na lang daw is hindi black and white. Ba't kasi black and white?
Ah, yun lang yung picture niya na ano siya. Baka ano, nagtatago sa ano. Okay. Huwag daw puriin si Moon na babati. Ay, oo nga, ano. Pag nababati. Eh, no, si Paulo Son. Yan lang ang picture ni Paulo Son. Ah, kaya pala. Kaya pala, ano. Kaya pala, medyo black and white na yung ano niya. RIP feeling siya daw. Pero tier 3 item naglalabasan na hindi po hindi pa to tapos, sabi ni Raven. At Basher ang susunod niyang item man at malapit na sa Aghanim's 400 na lang. Kulang ni Void Spirit. Pero nag-i-smoke na dito yung Team Fnatic. They're heading towards Ice once again. So, i-expect ko na naman na tatatluhin na naman or maybe apatin nila si Ice. Si Ice nagpapakita sa mapa. Despite wala silang disable, they managed to bring down Ice with the silence itself ng isang Death Prophet. Though, si Ice dito meron na siyang Lotus Orb pero mukhang hindi pa rin sapat yung item na yun para mag-survive siya sa apat na heroes ng Fnatic. Well, kahit ganun yung ginagawa ng Fnatic, worth it naman kasi yun eh. Kasi yung nawawala yung frontliner ng Team Dog. So, it's much easier for them to win team fight kapag wala etong si Ice. Walang manggugulo sa kanila. Oo, yun nga. Eh, lagi na siya shutdown dito etong si Ice. Pag nagkakaroon ng team fight, wala siya eh. Lagi eh. Either na napipita siya, pero maganda ginagawa ni Paulus doon sa may top lane, pati ni Abed, ni split push nila yung top para may pa-force na mag-depensa. Ito na naman si Ice. Timber chain out, pero tingnan natin, i-slow down by the right is a Raven. Meron ba tayong Aether Remnant? Wala naman. And the silence, what a pretty good timing by Mr. Moon. Lagi siyang patay. Yun na, kasi parati siyang mag-isa eh. Oo, lagi siyang mag-isa eh. Alam din na galawan dito. Alam ng Fnatic yung galawan ni Ice na kailangan lang nila i-shutdown dito itong Timber. So, wala siyang kwenta pagdating sa teamfight kasi plano naman siya sa teamfight lagi eh. Patay. Guys, abangan nyo dahil mayroon pa tayong mga series na kasunod dito. Roshan will respond soon pero mukhang may ispatan yata yun ng Fnatic. At, ito na. Naka-smoke sila. Wrap-around play ba yung mangyayari? Or, they will proceed sa pag-ro-rush. Dahil Roshan, wala pang Timber, so. Medyo mahirap dito itong mag-Roshan. Dahil maganda yung positioning ng Fnatic. Although, pwede silang mag-sod dyan. I-flow muna yung bottom lane para saktong-sakto. Pero kailangan nila maging alert o baka kasi mag-pop ng Exo, then kunin nila. Eto, Aegis, kailangan makontest dito ng Team Doggy. Yan, dahil ang ganda ng pagtanim ng Fnatic ng Vision, ready sila na lumaban dito sa Rosh Pit. Oo, pero speaking of ready, eto na yung Team Dog, nagre-ready na din para lumaban pero masaros dito. Naku po, ginamit niyo yung Scepter on, Pulos on Aether Remnant, can they burst down this Clockwork? Just like that, pero Clockworks dito, buhay pa rin, Hunt will be used. Sino ang kanilang target dito? Raven going for Apu, pero Apu napakabilis at mukhang maaantala pa yata yung pagro-rush dito. Wala silang Hunt, ha? Team Fnatic at yun na nga. Wala silang hunt. Wala silang Hunt available dito, so pwedeng lumaban ngayon. Etong Team Dog. At eto po guys, best of 2 dun sa mga kakadating lang po. Best of 2 po ang ating series at game number 2 na po tayo. Pero pumasok. Pero si Apu na huli and Masaroso with a great initiation and in your dream. Just running away pero hindi pa sila tapos. You started to set him up pero the spin just to get out. Meanwhile, Abe naman blink out din para sa kanya. Yun, pero Basher completed para kay Raven. Napakayaman na at is na dedelay nila. Etong pag-go ng Team Dog pero Roshan talaga gusto nila ipilit. Pero oy, Masaros! Si Masaros dito mahuhuli ba? Another hookshot pero here comes the Hand of God mechanism. Meron pa ba tayo dyan? And Masaros double Astra step out. Meanwhile naman si Abe nag-blinking. Here comes Jumps. Uwi na Supernova. Can they bring down the egg right on time? And yes sir, with the help of Apu with the Drill Shredder. But they bring down In Your Dream as well. What a player trade para sa sign of Fnatic, yung automatic buyback for Jumps. And eto na nilalapan na sila ng mga multo ni Kuya Mong Moon and Apu is dead and without a buyback 70 seconds for Apu and the Juggernaut and it's this time
freely na makakapag-rush yung Team Fnatic. Panalo pa sila doon dahil kita mo kahit walang hunt available, masyadong hindi pa. Naku, pumasok pa si Ice, 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 Ice. Naku, nasilent siya dito. Double silence coming from Maseros plus Moon and Ice, Ice, Ice. Sinalo kasi ni Juggernaut kanina yung exorcism sa team fight. Pero Maseros with another Astra step in. Abe dito is in danger. He's able to blink out but he's low on HP. Here goes Abe to Maseros with his skills right on point. Hindi pa sila tapos. They want the team wipe. Puloso dito. May pakasa ba ng TP? And wala naman. Puloso is gonna be safe. But multiple buybacks committed by him. It's time. Sobrang sakit din kasi parang tinang lahat dito ni Juggernaut kanina. Yung exorcism dito ni Moon. Walang siyang follow-up eh. Walay-walay din yung positioning dito ng Team Dog. Plus one true carry talaga dito. Itong si Raven. Wala pa siyang hunt available doon. Talagang nga kinakain niya dito. Si Ice, Ice, Ice. Hindi siya ganun kakunat. Hindi siya ganun kaboset para tumagal sa may team fight. Isang mabilisan lang siya. Pag pinokus siya ng Fnatic dito, hindi umeepekto etong talagang kakunata ni Timber. So, kasi isang silence lang siya, wala na siyang magawa. Plus, lagi siya kasing napipitas kanina eh. Mga teamfight na dapat na nananalo dito etong Team Dog. Pero lagi silang kulang. Pero so far, so good ngayon para sa Fnatic. 5K yung kalamangan nila. Nakuha sila ng Aegis plus Gs. At ngayon, palag-palag na sila sa teamfight. Grabe si Maseros dito. I really like how initiate the teamfight. Alam niya eh, na wala masyadong papatay sa kanya. Kasi ang dami niyang pangligtas sa sarili niya. May Usapter siya. Meron siyang second skill, ultimate. So, grabe yung initiate niya. Sila yung nauna because hindi siya natatakot pumasok sa laban. Meron siyang matawag dito. Meron siyang Aghanim Scepter na pwede makapag-silence din. Diba? Speaking of Maseros, nandito naman yung Usapter and Aether Remnant combo niya. And Puloso is surely dead dito dahil three heroes ang naghabol sa kanya. Naku po, kailangan ata ng Masai ngayon. Ah. Naku po, nag-comment si Aubrey pero Abed na naman. Abed. Mabibitas. Mabibitas. Mukhang may Masai na naman si Raven dito. Sorok nun. Talagang buhat na buhat dito. Hindi, parang ganda talaga ng performance. One true carry with Masahi pa. Uy, syempre lumalakas ka talaga pag nandiyan yung inspirasyon mo sa likod, di ba? Oo. Sabi dito, pang live la Ricard daw yung picture ni Polo. So, pang live la Ricard. Pero tina natin Raven dito together with the team. Eto na si Moon, nag-commit na ng exorcism, mga kaibigan. There is no Abed for 40 seconds together with Poloso na 20 seconds on the clock. Pero it's time na para basagi na dito ang set top rack. Sobrang daming multo na binibigay dito ni Moon. At least, di ba, bumabawi-bawi dito itong mga multo ni Moon. Pero Raven pa rin kasi sobrang yaman yung patience niya talaga na makapag-farm. Kahit na sobrang nahihirapan sila, sobrang okay lang eh. Kasi Ice, 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 alam nila kung paano nila i-shutdown. Ice, 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 laging mag-isa. Eh, ang daming pan-disable. Hindi naman pan-disable. Ang daming silence eto, dito. Speaking of Maseros, so may na yung scepter na naman siya. Abu, naligaw ng landas. Napakalalim mo dyan. Raven with the right licks and Maseros gets the kill and he is on dominating streak na. And tignan mo naman yung gustong i-item na Raven, Moonshard na lang oh. Moonshard or maybe Abyssal Blade, pero tignan natin kung ano yung magiging decision ni Raven dito sa laban na to. Hindi na nadagdagan yung item ni Juggernaut dito, hindi na rin kasi siya na makapasok. Dapat siguro sa teamfight, di ba, si Ice Ice yung mag-brot. May na-hookshot. Sino yun? It's gonna be Moon. Pero meron mo siyang BKB. Haunt will be used by Raven. Sino yung kanilang gusto? Abed yung kanilang gusto. Na silence na Aether Remnant. The control is there. Abed Usapter. Pwede mo siyang makapag-blink out. But the silence right on time by Moon. Kanina pa namamatay dito si Abed. Ah. So talagang BKB hindi... ata kailangan niya. Uy, patay. Pero Puloso, nabigyan din. Pwede yung recta to ah. At magkakaroon na ng exorcism. Mega grabe sa baba. Oo, grabe din dito yung sustain ni DJ dun sa kanyang chance. Sulit na sulit. Plus, talagang ang hirap din na lumaban dito para sa Fnatic. Lalo na yung inaasahan dito ng Juggernaut na may magpo-frontline sa kanya, which is si Ice, Ice, Ice. Pero Maseros na naman. Another good initiation. Really?
Ito lang mga buyback. Oh, sweep slash. Ginamit in your dream. Pero walang damage. Pero rekta na. Yung Fnatic, they want to end the game right here, right now. Chaps, with the sun ray to heal up Mr. Raven and the team. And meron pa namang repair kit dito, yung team dog. Pero mapipigilan pa nila. Masaros naman. Nag-Astra step in the silence wheel there. Pero I think sapat yung damage dito ng team Fnatic to end the game right now. Pero DJ dito, na Omni slash ni Guya mong In Your Dream, pero masaros ito. Charging in, can he bring down In Your Dream dito? Si In Your Dream yung kalalang gusto. Later, Renan plus the egg. Puloso dito with the right link, can they bring down? Oh no, the use scepter to stop him at Jams is still alive. And GG, tinawag na ng Team Dog. What a great series indeed with a 1-1 ating score. Pero well play pa rin para sa Fnatic ha, dahil na nasolusyonan nila itong kalamangan kahit lamang sa hero itong Team Dog. Pero wala silang pakialam, basta nakakapag-farm itong si Raven. Ganda ng mga initiation nila, kumbaga sa team fight lagi silang nananalo, lagi silang nakakabitas. Ang ganda ng mga opening na ginagawa dito ng Void Spirit eh. Masaros, talagang siya yung nanghuhuli dito eh. Jump in siya agad and then may mamamatay. Yung follow up na ginagawa dito, yung pag-react lagi ng Fnatic na kailangan natin patayin to para hindi sila makakommit ng team fight as 5 eh, 'di ba? Lagi silang apat etong Team Dog. So, ang ganda din ng sustain na ginagawa ni DJ, 'di ba? Meron siyang Greaves para sa silence, meron siya ditong Hand of God. So, sulit na sulit la si Jabs, lalo na pag nagbumabasa ng itlog niya, may BKB siya. Sobrang slow dito ni Juggernaut kapag wala na siyang ikot. Kumbaga, yung hit niya sobrang bagal. Wala siyang BKB eh. So, wala siyang solusyon para sa Fire Spirit. So, yun na nga guys. That would be our series 1-1. Up next would be TNC versus Vice Esports. Tama? So, ayan. Magkita-kita tayo muli. At kami ang inyong naging casters. I am KJ. And I am Shola. Maraming salamat guys sa lahat na nanonood. Don't forget to follow my page, Shola Hey. Instagram at YouTube channel ko guys. Mag-subscribe na kayo, Shola Hey. Bye-bye. Bye-bye.